Guys, tunghayan na natin ngayon ang kasaysayan na ikinap sa atin, Candy. Dear baby, masasabi ko na ang pag-ibig ba ay totoong masaya. Pero, kadalasan mabibilang natin ang nagtatagumpay sa larangan ng pag-ibig. Bakit ko nasabi ito? Napagkat ganito ang kasaysayan na gusto kong i-share sa iyong channel. Pagkaraan ng mahabang panahon na pagsasama namin ng aking karelasyon ng aking tinatawag na mahal, on the dog, nagkaroon kami ng problema. Unti-unti napansin ko ang kanyang pandalamig sa akin. Maraming pagkakataon, tinatanong ko siya, pero hindi siya nabibigay ng anumang kasagutan, maliban sa sinasabi na pagod siya sa kanyang trabaho. Alam mo, napakalungkot. Masakit na ang dati naming maligayang sandali ng pagsasama inauwi sa ganito. Hanggang sa unti-unti na kanyang panlalangig ay tuluyan na niya akong iniwan. Walang anumang dahilan na sinabi, basta bigla na lamang siyang naglaho sa aking buhay. Paminsan-minsan nakaka-receive ako ng tawag sa kanya, nangungumusta lang. Kapag tatanungin ko bakit nangyari sa akin ng ganon, ibinababa niya agad ang telepono. Malungkot. Sobrang lungkot, baby. Malagi akong umiiyak. Walang gabi na hindi ko naramdaman ang mga pagluha. Hanggang sa buong magdamag halos, magising ako, lagi kong naaalala bakit nagkaganito. Ngayon, sa likod ng awitin ng Bee Gees na Don't Forget to Remember Me, palagi ko na lamang naiiwan ang katanungan sa aking puso at kaisipan na bakit niya ako iiwan. At naiisip ko rin na sana palagi pa rin niya akong naalala. Ano bang suliranin ang naging kailan, ipinananalangin ko na sana dumating ang pagkakataon na matuklasan ko ang totoo sa likod ng mga kadahilanan ng paglisan niya at pagputol sa aming relasyon. Hanggang dito na lamang, isinyer ko lang ito para kung mayroon ka ng mga taga-follow o followers, ay kung nakaka-relate sila, matulungan nila ako na magsabi ng dahilan, makaisip ng dahilan kung bakit. Hanggang dito na lamang, ang iyong kaibigan o kapitbahay, Candy. Alam mo, Candy, tama ka. Maraming mga nagsasabi na bibihira ang nakaka-relate o nagtatagumpay sa larangan ng tinatawag na pag-ibig. Well, kung ganyan ang kapalaran na napunta sa iyo, wala naman tayong magagawa, di ba? Dahil kasabihan nga na life must go on. Kung ano man ang nangyari, alam ko na darating at darating din ang pagkakataon, malalaman mo ang tunay na kadahilanan kung bakit siya lumisan, bakit niya pinili na tapusin ang inyong relasyon. For the meantime, ang masasabi ko lang sa iyo, just keep on praying. Ano man ang mangyari, lagi mo lang isipin yung mga masasayang memories ninyong pinagdaanan ng dalawa. Sa pamagitan ng mga memories na yon, mararamdaman mo na talagang parang nasa paligid mo pa rin siya at kasakasama mo. Ngayon, kung hindi man dumating yung pagkakataon na siya ay bumalik, na magkaroon kayo ng reconciliation, well, I'm sure, mayroong dahilan ang nasa itaas at mayroong ding pagkakataon na baka hindi siya ang para sa'yo. Kung ikaw ay nasa kabataan pa, hindi mo kasi nasabi dito kung ilang taon ka na, baka meron pa na talagang nakatadhana para sa'yo. Ngayon, kung wala man, at least, alam mo na naging tapat ka sa inyong pagmamahal. Kung nagkaroon man siya ng pagbabago, well, hindi mo pagkulang yun. Hindi mo pagkakamali yun. Kaya yun lang masasabi ko. At kung mayroon pang karugtong yung love story mo, you are very much welcome na ipadala uli sa akin at aking tutunghayan sa aking YouTube channel. Kaya kayo guys, kung mayroon man kayo na mga love story na gusto ninyong tunghayan ko, basahin ko sa ating channel. Come on!
I'll be waiting for your chat about your love story. For the meantime, bye for now. Subscribe!